Paglilinis sa Taal Lake, isinagawa ng mga residente sa Tanawan City. Samantala, FIVOX, walang naitalang aktibidad sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Nagbabalik sa report si Andrew Bernardo. Tulong-tulong ang ilang residente, grupo at organisasyon sa paglilinis ng Taal Lake, sakop ng Barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas, kaninang umaga. Ang ilan hindi alintana ang mataas na sikat ng araw. Natutuwa ako sa kanila dahil kahit naman papaano, nakikiisa. Kahit na medyo mainit ang lugar na pinagtatrabaho nila at pinaglilinisan nila, ay masaya pa rin sila. Noong nakaraang buwan pa, inumpisahan ng mga ito ang paglilinis sa lawa at lingguhan nila itong isinasagawa. Ginagawa po namin ito upang yung amin pong mga anak ay ma-experience pa rin po nila ang ganda at makapanligo pa rin po sila dito sa ating Taal Lake. Nanawagan naman ang samahan ng fraternity sa mga residente at turista sa lugar. Ang payo ko lang po ay maging marespeto tayo sa ating kaligasan, lalo-lalo na sa ating lawa. At isinusulong po namin ang tapat at ganap ng paglilingkod para po sa ating barangay. Bukod sa paglilinis, hinihikayat ng Department of Environment and Natural Resources Office o DENR Calabarzon ang publiko na magtanim din ng mga puno sa bundok at tabi ng lawa. Samantala, patuloy ang mahinang aktibidad na naitatala ng FIVOX sa Bulkang Taal. Sa nakalipas na 24 oras na monitoring, walang volcanic earthquakes at volcanic tremors na naitala ang ahensya sa Taal Volcano. 4,472 tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng crater habang umabot sa 1,200 na metro ang taas ng plume na ibinuga ng bulkan. Nauna nang sinabi ng FIVOX na may posibilidad na maibaba sa pinakamababang level ang bulkan kung magtutuloy-tuloy ang mahinang aktibidad nito. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog.